Okay, magandang araw mga ka-tech. Ito yung isang paraan ng ginagawa ng ibang natin na mga kapwa natin technician. Pagka yung thermal fuse ng ating electric fan motor ay pumutok, dito naglagay tayo ng wire na ganito lang kahaba para ma-jumper natin. So, dito sa pagja-jumper, ang madalas na ginagawa ng iba, yung line 1, for example, ito yung line, kasi ito yung pinakasaksakan niya. Itong isang linya, naglalagay sila ng wire, katulad ng nakikita nyo sa video. Ito, yung wire na pula, dinugtong ko dito sa linya, tapos itinap ko siya dito sa isang wire ng kapasitor. Ayan o. Nagkamali pa nga tayo ng tap. Dito ko sa kabila na itap. Ayan o. Kaya may balat siya. Dito, sa pagkakamali naman natin na to, ang ikot niya ay pakaliwa. Itong shafting, umikot siya pakaliwa. Ang normal na ikot ng ating electric fan ay pakanan. So, ang gagawin nyo lang dyan, pag namali kayo ng lagay, hindi naman siya puputok. Basta ang alam nyo na thermal fuse lang yung sira. Okay. So, ibabaliktad nyo lang yan. Nilipat natin dito sa kabila yung wire na galing dito sa linya. Nilagay ko dito. Kaya ang ikot niya, pakanan na. So, ibig sabihin, tama na yung ating pagkaka-wiring. Kaya nilagyan na rin natin ng tape. Tapos ito, lalagyan ko na rin to ng tape. Yun lang naman ang may share ko sa inyo. At yung linya na nakakabit dito sa linya na to, yung isang wire na galing sa windings ng motor, ikakat nyo na yun, kumbaga papatayin nyo na. So pinutol na rin natin yung kulay brown, yung kulay nun eh, dito banda sa may loob na may wire siya papunta dito sa linya. Kinat na natin, pinutol na natin siya, tapos naglagay tayo ng wire na yung linya diretso na dito sa kapasitor. So, yun. Ang tawag ng ibang gumagawa doon ay jumper. So, hindi naman siya ganung na kasama sa kung nag-jumper tayo ng wire para lang mapandar natin yung electric pa natin. Pero kung kakalasin natin, ito yung ating thermal fuse na tinatawag ito. Yan. So, dahil nga wala tayong fuse, dahil nagse-service yung gumawa at malayo pa yung bilian, so no choice tayo kundi jumper. Hindi naman siya masama kasi ang etong fuse lang naman, ang purpose lang naman ito, pagka yung motor niya sobrang init, pumuputok siya. Kumbaga may sasalba pa yung windings lalo na kung tanso. Pero kung aluminum, medyo hindi na natin may sasalba. Pero karamihan sa mga aluminum, wala namang fuse. Kumbaga, diretso din. Kaya pagka sobrang init na, nag-overheat na yung electric fan, sunog na yung pinaka-windings niya. So, ang doon, palit na ng windings. Kumbaga, rewind na. Yung mga ganito, dahil yung ibang nagse-service malayo, ang pinaka-the best ay i-jumper na lang. Hindi rin, magaganda rin naman siya sa electric fan. Wala rin naman siyang problema. Ang problema lang minsan kasi sa atin, pagka gumagamit tayo, ay walang pahinga yung electric fan. Kumbaga 24 oras. Kaya nag-overheat, nasusunog yung motor, pumuputok yung fuse. So dapat talaga yung paggamit natin dito ay nasa 12 oras lang, pinakamatagal niyan. Tapos pahinga na. Kailangan may pahinga din, parang sa tao pagka nagtatrabaho, kailangan din natin ng break. Yun lang mga ka-tech, at sana meron kayo natutunan sa ating konting tips sa pag-jumper ng ating electric fan. Maraming salamat!